So para sa akin, napakasulit nito, lalo na kung gagamitin mo lang pang bahay, di ba? Simpleng setup lang. Mahilig ka kumanta, di ba? Kompleto na 'yan, no? Meron pang Bluetooth. Tsaka yung FM nito, guys, malakas sumagap ng station niya. Yan, may antenna pa, di ba? Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Lalo na sa doon sa mga ngayon pa lang napadpad sa aking munting channel. Pag-uusapan natin kung sulit pa ba ngayong 2024 na bilhin itong amplifier na to. Yung price niya guys, hindi naman nagbago. Noong 2023, almost 700. Ganon din naman ngayong 2024. So nabili ko to kasama na shipping fee, 700 plus. Siguro kung mas malayo kayo, baka umabot ng 800. Diba? Pag-uusapan natin ngayon yung mga nagustuhan ko dito. Kasi maliit lang. Maliit lang to guys. Baka nasa 8 inches lang to eh. 8 by 6 inches estimated, 'di ba? Ang pinaka nagustuhan ko dito, guys, pag binuksan niyo to, naka-bluetooth na kasi 'yan. Walang nagsasalita na Chinese kahit nakasagad yung volume niya. Tapos, malakas din to, guys. 'Yan oh, makita niyo diyan, may left and right channel pa. 'Di ba? Dito muna tayo sa harap. Merong salpakan ng USB and then memory card. Diba? Tapos, alam nyo ba guys na maganda yung quality ng sounds niya, yung mic, tsaka yung echo. Nakakaganda ng boses. Kaya para sa akin, talagang napakasolid ito. At may re-recommend ko, lalo na kung yung budget nyo, 700 to 800 plus lang, napakaswak nito. Pwede pa kayong mag-duet. Dalawa yung salpakan ng microphone niya. Ito yung mic volume, echo, treble, bass, volume. Tapos, may FM to guys. Malakas sumagap ng signal. You know, may antenna. Naka-digital na din. Makikita nyo dito kung halimbawa naka-FM yan, naka-aux in, or naka-bluetooth. Ito yung post. Yan. Kung makikita nyo guys, 300 watts plus 300 watts. So, ito yan. Per channel, 300 watts, 300 watts. Ano yan siguro yung PMPO. So, hindi natin talaga masisiguro na naabotin to ng 300 watts. Baka marketing strategy lang nila, tinaasan nila 300 watts. Kasi ang liit eh. Pero malakas din to guys, kung pambahay lang naman, napakasulit na nito. Natry ko na to sa... Don't forget to like, comment, and subscribe guys. Platinum. Ano yun, 30 watts yung nominal. Tapos yung PMPO ay 350 watts. Kayang-kaya niyang i-drive. So, sa tingin ko, ang pwede dito yung speaker guys, 25 watts to 50 watts para hindi kapusin. Ano yun? RMS yun, nominal. Pwede kayong magkabit ng tig isa or tig dalawa per channel. Yung connection naman, kung halimbawa 4 ohms, dalawang speaker na 4 ohms, i-series nyo, tapos i-connect nyo sa isang channel. Ngayon naman, kung yung available yung speaker ay 8 ohms, i-parallel nyo. Para yung total nun, 4 ohms. Pasok pa rin siya sa kailangan nitong amplifier. Pag siniris mo naman yung dalawang 4 ohms, 8 ohms yung kalalabasan. Pasok sa impedance na 4 ohms to 16 ohms. Basta, yung speaker guys na gagamitin nyo, mas maganda. Pare-parehas yung watts. Diba? So para sa akin guys, may re-recommend ko to. Napakasulit. Pero syempre, isi-share ko na din sa inyo yung hindi ko nagustuhan dito. Para hindi kayo ma-disappoint pag na-receive nyo na. At least alam nyo na, di ba? So, hindi ko nagustuhan dito guys, madaling mag-init. Pag ginamit mo sa, ano, ito, sa AC na 220 volts. Pag sa battery naman na 12 volts, na-try ko lang to sa yung adapter na pang wifi. Hindi naman nag-iinit. Kasi bababa yung current nun. Ano lang yun eh. 1.5 ampere. Kaya hindi mailabas yung tunay na lakas niya. Pero kung halimbawa, meron kayong electric fan, di tapatan nyo na lang to ng electric fan. O kung di nyo naman gagamitin ng matagal, siguro mga 2 hours straight or 3 hours straight, pwede na yun kahit hayaan nyo na. Okay naman, normal naman yung nag-iinit eh. Huwag lang yung talagang sobrang mainit na kasi baka mag-overheat na, di ba? Yun lang ang napansin ko sa amplifier na to. Madaling uminit. Yung iba, ang ginagawa nila guys,
yung medyo marunong mag-DIY. Tinanggal nila to. Nilagyan nila ng pan para kahit ilang oras gamitin, hindi nagiginit, di ba? Maliit nga lang yung panon, 12 volts ata yung supply nun. Dito na sila sa loob kumuha ng supply, kung di ako nagkakamali. So, yun lang. Para sa akin, napakasulit nito kahit 2024 na. Madami nang nagsisilabasan ng mga mini amplifier na mura. Para sa akin, kung papipiliin ako, ito pa rin yung pipiliin ko compare sa iba na mga mini amplifier na, although malakas naman, kaya lang, yung iba, ano lang, board lang talaga. Meron nga ako dati, Deaton amplifier. Ang gusto ko nun, malakas din, tsaka hindi nagiinit. Kaya lang, syempre, mas maganda kasi yung left and right channel. Tapos, yun o, simple, diba? Kahit saan mo bitin, pwedeng-pwede. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Baka naghahanap kayo ng amplifier. May sasuggest ko tong Hug amplifier na to. Kung itatanong nyo naman kung saan pwedeng mabili, online, basta legit yung store, tingnan nyo na lang yung mga reviews. Lazada or Shopee, pwede. Yun o. Ito yung ano niya guys, BT198E. Yan. Kasi mayroon itong isang ganito din yung style niya. Ganito din talaga, pero mapapansin niyo pag tiningnan niyo dito, tatlo lang yung ano. Tatlo ata yun o apat. Walang ano, walang echo. Kaya pangit naman yun kung mayroong yung salpakan ng microphone, wala namang echo, di ba? So ito na lang yung piliin niyo kaysa yung isang klaseng ganito din yung style niya, yung itsura niya. Mas mura ng konti ata yun. Konti lang naman. Baka wala pang 30 pesos. Tapos, kung gagamitin nyo to guys sa motor or sa tricycle, pwede din to sa jeep. Pwedeng pwede. Basta yung ano nyo, supply nyo dito, DC 12 volts. Yung ampere nya, hanggang 5 ampere lang. Yun na yung maximum. Baka kasi masira pag mataas yung ampere. Tingnan nyo na lang yung battery na ikakabit nyo. Sa tingin ko, yung sa motor, pwedeng-pwede. Battery ng motor, pwedeng-pwede dito. Yun lang. So, end ko na dito yung video. Hopefully guys, nagustuhan nyo yung simple ano natin, video. Tapos, sana mag-likes po kayo. Kasi, pag nila-likes yung video, tapos nagko-comment kayo, ano yun? Parang, nire-recommend ni YouTube pag madami yung nagla-like sa video. Madami yung makakapanood, di ba? Yun lang po. Salamat po sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Thank you guys.